Kahit marumi at bawal pa ring pagliguan, marami ang dumagsa sa Manila Bay para doon magpalamig. Makibalita tayo kay Jam sa Sante Caico. Hindi katulad sa iba, malayo na, may bayad pa. Dito, libre. Malapit na, libre pa. Yan ang dahilan kung bakit nagdagsaan dito sa Baseco Beach ang nasa 5,000 taong halos hindi na makita ang pampang sa rami ng taong lumalangoy o naglatag para kumain at tumambay. Ang ilan, kasama pa mag-swimming ang basura. Sa kapal ng tao, mayroong mga batang nawala. Marami rin mga pumunta para magtinda ng pagkain at magparenta ng mga salbabida. Di ba saraya kasi ako eh. Sabi na lang kasi may nag-swimming daw. Pumunta ko rito. Limayo. Walang entrance fee, pero kung kaya, pwedeng magbigay ng donasyon na mapupunta sa pagpapalinis sa lugar. Lahat dito sa panig ng Maynila, dito po pumupunta. So kami sa barangay, wala kami magawa para pigilan, binabantayan na lang namin. Bukas sigurado kailangan namin kahit papano magbigay para may maglilinis po. Sa bahagi ng Manila Bay sa Jokno Boulevard, Pasay City, marami ring lumalangoy. Mabato pero mas malinaw na raw ang tubig. Ngayon po kasi, di ba, medyo nalinis na nila kaya halos lahat ng tao dito po ngayon dinadayo yung Makapagal Beach, kung tawagin namin. Sa Manila Bay naman sa Navotas, may mga naliligo rin. Ang mga bata, styrofoam ang gamit na pampalutang. Pero ang mga batang ito, iba ang trip. Nag-swimming sa bahagi ng kalsada na nakalubog sa tubig. Nauna nang sinabi ng DENR at DOH na hindi pa rin ligtas langoyan ng Manila Bay dahil mataas pa rin ang coliform level nito. Jam si Sante Caico, GMA News.